So ayan, what's up Pintor, ate sa inyo. Sa video na to, share ko lang sa inyo kung yung DIY na design ko ng footing ng pinaplano nating bahay kubo. So ito yung design na nakayanan ko. So disclaimer lang, hindi tayo experts sa structural design. So tayo nagre-research lang din at nagtatanong-tanong. At kung meron man diyang mga meron man tayong viewers diyan na medyo experts sa structural design, baka pwedeng makahingi ng opinion ninyo. So bali ito yung design ko ng footing, ng kolom at ng beam. So bali ang area nito ay ang total area nga pala, total floor area ay nasa 50 square meters. Kaya lang yung lote ko hindi siya perfect square. So parang L-shaped siya kung makikita nyo. Kung makikita nyo, parang L-shape siya. Subali, ang haba nito ay nasa 8 meters. Tapos yung lapad naman niya ay nasa 4 meters. Tapos ito namang isa, yung katabi niya, yung parang pinaka L-shape niya, ito ay 6 meters by 4 meters. So, yun ang ano. Subali, ang design ko ng kulom ay bali ano siya, 10 kulom lahat. So ang plano ay ang floor plano ng size ng kulom ay 30 by 40 cm. So 30 by 40 cm ang plano. At so kung makikita nyo dito sa left side na ito, tatlo yung kolom niya. Ang distance ng bawat isang kolom dito ay nasa 3.7 meters. Tapos yung ito naman ay nasa ganun din, 3.7 meters. Kaya lang dito sa gitna, since naka L-shape nga siya, so napagdesisyonan ko na i-ano na lang, magiging apat yung kolom dito sa gitna. So ang ito, ang unang distance nito ay 2.8, tapos 2.2 meters bago 1.6 meters. Ang haba kasi, para ang plano ko kasi ay para yung kolom dito meron siyang katuwang dito pagdating sa kolom, para yung kolom ng kabila para may katuwang siya dito, para solid yung ano niya, yung pwersa. Pero yung gitna, since itinama ko rin yung biga sa magiging partition niya sa second floor, so medyo umano tayo ng kaunti, nilihis na lang natin ng kaunti sa pinakabiga at pinakakulom niya. So ang distance ng ano nito ay nasa 50 cm kabilaan yung layo niya sa pinakakulom talaga. Yung biga dito, itong biga na to ay hindi talaga siya tumama sa pinakasentro ng beam, ng kulom. So yun, pero ito naman ay diretso. So baga itong buong square na to ay diretso siya. So bali ito lang yung gitna. Pagdating naman dito, kasi magkakaroon pa siya ng ano dito, magkakaroon pa ito ng cantilever na siguro ba yung mga 60 cm din ang layo dito. So kaya naisipan ko maglagay na rin ng beam dito, tapos dito sa dulo, para at least solid. So yun yung decisionan ko na
ganun ang magiging design ng kulom. So bali may mga footing din siya. Ang footing nito ay bali, ang plano ng footing nito ay nasa at least 1 meter by 1 meter yung lapad ng footing by 30 cm ang kapal. So yun yung plano. At since nga hindi tayo ganun ka expert sa structural design, so baka meron tayong mga viewers dyan na expert sa structural, eh baka pwedeng makahingi ng opinion. So bali ito nga pala yung nakayanan kong perspective na drawing. So bali ito kasi ang plano ko kasi yung kalahati, yung 8 meters by 4 meters, yun lang yung lalagyan ko ng second floor muna. Kasi alam mo naman, medyo hindi kasi yung budget natin na ipagsabay na. So bali ito lang yung, so yan yung ano, so bali yan yung perspective natin. So bali ito yung pintuan, may bintana dito, tapos supposedly dito yung ating pinaka hagdanan sa taas dun sa likod paakyat. So yun lang mga kapintura at disenyo. Sana mayroong makapagbigay sa atin ng magagandang opinion o kuyoy, para naman magkaroon tayo ng idea kung tama ba yung ating ginawa. So bali ito nga pala yung kabuuan niya. Supposedly dapat itong kabila ay hanggang slab lang, pero yung kabila lang talagang itutuloy ko ng dito lang ako magkukuha. Kasi ito, hayaan ko lang siyang slab. Kasi yun nga, medyo for sure kapos yung budget natin dahil sa mahal na ng materials ngayon. So balik tayo dito sa footing at saka kulom at saka beam. So yun lang, at yun nga, ulitin ko, sana mayroong mga expert dyan sa structural design. Baka pwedeng makahingi ng inyong opinion.